No, ang video kung saan inilipmat si Pastor Apollo Quiboloy sa kulungan sa Pasig City Jail mula sa ospital. Kauna-unahang pagkakataon na si Pastor Apollo Quiboloy sa kulungan ngayon magdiriwang ng Pasko. May pagdiriwang pala ng Pasko sila si Pastor Apollo Quiboloy. Utos naman ng korte na inipat sa Pasig City Jail ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Quiboloy. Pinagbigyan ng korte ang... Ito, ang pagdiriwang niya ng Pasko noon na malahari talaga. Pero nakapagtataka, binanata ni Pastor Apollo Quiboloy, alam nyo, yung... Binanata niya ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia. Season's greetings from SMNI, where Christmas happen every day. Oh, so Christmas happen every day pa sa kanilang Christmas jingle ng SMNI yun, kung saan napakasaya ni Pastor Apollo Quiboloy. Malahari ang pagdiriwang niya sa Pasko. Pero ngayong na ilipat na siya sa kulungan sa City sa Pasig City Jail, ang dami pa lang mga nakukulong na kasama ni Pastor Apollo Quiboloy doon. At doon siya sasama sa naturang selda ayon kay Atty. Torion. Si Pastor, dinadala na po dito. No? Bilang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed a motion for reconsideration yesterday questioning the order because it was filed 2 days ago and it was granted the day after. So after an hour, I also filed a motion for reconsideration explaining among others why there is legal as well as factual question. Yun si Atty. Torion, ang legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy. Tatalakayin natin ito mga kapatid dahil kita ko na tuwing Christmas pala si Pastor Apollo Quiboloy nagdiwang ng Pasko, Christmas. Kaya nagtaka ako, bakit ba nagdiwang siya ng Pasko kung ang Christmas ay idiniklara ng simbahang Katoliko? Tinututulan niya ang Trinity dahil di niya mabasa sa Biblia at idiniklara ng simbahang Katoliko pagkatapos tinanggap pala niya at nagdiwang ng Pasko. Pero sa pagkakataong ito, kauna-unahan sa buhay ng self-appointed Son of God, ang pagdiriwang ng Pasko sa loob ng kulungan. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Welcome! At para sa ating mga suking taga-subaybay at sa bago pa lang na sumusunod sa ating live streaming, nanyayaan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. No? So, nailipat na si Pastor Apollo Quiboloy. Nasa City Jail na siya. Ito ang actual video sa paghatin sa City Reformatory. Ano? Sa Pasig City Jail. So, balot na balot. Pati na mukha ni Pastor Apollo Quiboloy dito. Oh, naka-wheelchair siya. At dinala siya. Kung maalala niyo, si Alice Guo din sa City, sa Pasig City Jail, dinala. Okay, ito na si Pastor Apollo Quiboloy.
sa Pasig City Jail. No? So, may museum ang kanyang legal counsel, pero yung judge daw na naghawak sa kaso ay nasa ibang bansa pa. So, ikinatuwa naman ang mga abogado ng nagreklamo yung si alias Amanda sa development. Of course, we are very happy kasi yun naman talaga yung gusto namin mangyari, na malipat siya sa city jail kasama ng mga ibang akusado. To be fair naman to the other accused, wala naman siya dapat special treatment eh. Kasi kasama naman siya ng katulad ng ibang mga akusado, walang dahilan para magkaroon siya ng special treatment na hindi niya maranasan, makulong din habang tinatry yung case niya. They are claiming innocence until proven guilty. So, let it be. But dun tayo sa tamang proseso. Dun ka sa city jail. I saw from the news kasi na dental. They're going to have a procedure today. Heart procedure. It's not dental. I don't know why they have to say that it's dental. I don't know if it has something to do with Quiboloy running for senator, that they want to hide that fact. But the fact is, it's not just... Oh, so kung maalala ninyo, tumakbo siya sa pagiging senador. Oh, di ba? Kung ang pagiging appointed son of God ay pwedeng ideklara, di ba pwede na lang niyang ideklara ang pagiging appointed senador? Ito ang pahayag sa kanyang legal counsel, si Attorney Atorion. Si Pastor, dinadala na po dito. No? Hindi lang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed a motion for reconsideration yesterday, questioning the order because it was filed 2 days ago and it was granted the day after. So, after an hour, I also filed a motion for reconsideration explaining among others why there is legal as well as factual questions concerning the order, but apparently it was not acted upon in the light of the fact that the presiding judge is abroad and the matter has been referred to the pairing judge, but of course because of the thickness of the folders, I don't think that the same can be acted upon right away by the pairing judge. So we have no other recourse except to comply with the order of the court. And here we are. I'm here to meet the good pastor. Paano po yan? Ikagagaling niya sa ospital, ano? Kaya ka. So, diretso dito. So, kaya nga, mag-uuna ako siguro after this para kausapin po yung warden. Pero honestly, nandito na ako kahapon pa. Kahapon ng umaga, nandito ako. We had a long conversation with the warden. And may request ka? Yes, of course. Nagsabi ako sa kanya na baka hindi mag-grant yung aming motion for reconsideration, mahanapan po ng paraan na gusto mong tingnan na kung saan siya ilalagay. Pinagbigyan naman po ako, mabait po yung warden. So, paano pinagbigyan? Tinignan ko yung kung saan siya ilalagay. Medyo congested pala talaga dito. I think per our research, there are 1,511 detainees here, which facility is only good for 500, at least a male department. Saan siya ilalagay? Isang area doon, parang holding room nila doon. I don't know kung anong arrangement gagawin doon na at least meron man lang maliit na space po si Pastor. So, hindi siya naman siya, sir? Insurance para security. There will be security protocols now that will be adapted. As to what these protocols are, I do not know exactly. But he knows of our concerns already. Hindi siya malalagay. That in our motion. So, hindi ko na alam kung ano talaga yung gagawin po nila. Sa BJMP na po yun. Pero hindi siya malalagay sa regular, sir? It is a regular, sir. Hindi, holding area. Sir. Holding area, meron kasi pala silang... ano dito, parang internal operating procedure na pagbago ka, ilalagay ka talaga doon sa holding area for 2 weeks, I was made to understand. And then, kasama mo doon yung mga bago din. So, I don't know kung i-implement din yan kay Pastor. Oh, yun. Ang pahayag ng
kaniyang abogado, si Attorney Torion. Kung maalala ninyo si Pastor Apollo Quiboloy, banat ng banat siya sa Holy Trinity sa simbahang Katoliko dahil di daw biblical. Oh, Holy One daw. Pero dito nagtaka ako, napanood ko kasi na tuwing Desembre, meron pala siyang pagdiriwang at malaharing pagdiriwang ng Pasko. Oh, ito ang pagdiriwang nila. Kung tinututulan niya ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia, ang tanong, bakit nagdiwang sila ng Pasko, Desembre 25? Oh. Yan. Si Pastor, dinadala na po dito, no? Bilang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed... So, ito, kauna-unahang pagkakataon na si Pastor Apollo Quiboloy ay sa kulungan magdiriwang ng kaniyang Pasko. No? Kasama ang mga nakukulong din. Ito ang pahayag niya kaugnay sa Holy One. Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang si Bang Katolika. Kayong lahat ng nasa church age ng relihiyon at denominasyon, pakitaan ninyo ako ng isang verse na nagsasabing ang doktrina, Old and New Testament, ay Holy Three. Ano man ang titulo ng simbahan mo, pagkang doktrina mo, Holy Three, fake church ka. Yun. Basta naniniwala ka ng Trinity, fake new, fake church ka. O, fake church daw. Ang daming naniniwala ng paniniwala ni Quiboloy, lalo na ang Iglesia Ni Cristo kay Manalo, lalo na ang Jehovah's Witnesses. So sila po ba, katulad ni Pastor Apollo Quiboloy na sa paniniwala niya, tamang sekta? Dahil magkakatulad sila ng paniniwala? O, yun. Isip-isip naman pag may time. No? Ang nakapagtataka lang mga kapatid, bakit nagdiwang siya ng Desembre 25 kung ang argumento niya na ang Holy Trinity di mabasa sa Biblia? Ang Pasko ba na idiniklara ng simbahang Katoliko ay mabasa ba sa Biblia letra for letra? Kaya daming mga anti-Katoliko na di nagdiriwang ng Pasko. At kahapon, tinatalakay natin ang pagsagot kay Kuya Kim, kung maalala ninyo, na di maari daw na Desembre 25 isilang ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil ayon kay Kuya Kim at Iensa na ang Jerusalem daw ay at ang Bethlehem ay napag-ginaw, makapalang yelo. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Oh, so, napakalamig daw ang Bethlehem, ang Jerusalem. Kaya pinakita natin sa ating mga kasama mismo na nandyan sa Jerusalem, nandyan sa Bethlehem. Sa Desembre 25, dahil si Elisio Soriano nagpakita din ng picture na Desembre 25, ang kapal ng yelo daw. Pero ito, kung naalala nyo, pinakita natin. Ating lahat, mga kapuntos. Desembre 25, ito ha. Tingnan ninyo, makapal ba ang yelo? Jerusalem, lalo na sa Bethlehem. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas, Pismo Plus, ano? Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, no? Ito po.
Church of Visitation. In Parem, Jerusalem. Malapit ba yan sa ano, bro? Sa Bethlehem, bro? So, sa kabila ito ng Bethlehem, po, yan nga po si John the Baptist. Dito po nagsalubong, no? Binisita ni Mama Mary. Dito pa lang, mga kapatid, supalpal na ang claim nila na tuwing Disyembre 25, napakakapal daw ng yelo. Kaya di pwedeng ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo sa Disyembre 25. At may nag-comment pa. Ito, nag-comment siya. Nang ipakita natin. Sabi niya, ang tama po, wala pong nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Tandaan natin, ha? Ito ang comment ni Diosdado Sikat. Ang tama po, wala pong nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Pangalawa, di mo maikumpara yung panahon noon sa panahon ngayon, lalo na nagkakaroon tayo ng climate change. Well, ang tanong, ano ang batayan nila? Di po ba naniniwala sila dapat na ang batayan natin ay Biblia lang? O di po ba? Ang batayan natin, Biblia lang. Kung ang argumento ng mga anti-Katoliko, mga kapatid, na hindi naniniwala, pero ito si Pastor Apollo Quiboloy, naniniwala pala. No, na, kaya nabigla ko, naniniwala pala siya na Disyembre 25, may pagdiriwang siya sa kaarawan ng ating Panginoong Hesus. At ang sayang-saya niya, eto, ang sayang-saya ni Pastor Apollo Quiboloy tuwing magdiwang ng Pasko, Disyembre 25. O di po ba, tutol siya sa Holy Trinity? Dahil ang Holy Trinity ay hindi mabasa sa Biblia, double standard pala ito si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil nagdiwang sila ng Christmas. Oh, nasa Biblia ba? Kung yun ang bahagi sa Christmas jingle nila. No? Kung ang argumento niya di paniniwalaan ang Trinity dahil di mabasa sa Biblia, so, bakit nagdiwang siya ng Disyembre 25? Ha? At kaugnay naman sa komento, nito nagko-comment na si Diosdado Sikat, na tama po, walang nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Pangalawa, di mo maikumpara yung panahon noon sa panahon ngayon, lalo na nagkakaroon tayo ng climate change. O, ibalik natin. Kung ang batayan ninyo ay Biblia lang at di paniniwalaan ang di nakasulat sa Biblia, kaya ang dahilan, tutol kayo na ang simbahang Katoliko ay nagdiwang Disyembre 25. Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia na tuwing Disyembre 25 napakaginaw sa Nazaret? O saan? Sigurado ako mangangamuti talaga sila itong sola scriptura na yan. Pero kung balikan natin ang kanyang argumento, mga kapatid, ha? Very illogical sasabihin na ang tama po, parang siguradong sigurado si Diosdado, ang tama po, walang nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Wala daw nakakaalam sa eksaktong birthday ni Jesus. Kapatid na Diosdado, kung walang nakakaalam sa araw, sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, ang tanong, bakit nakasulat kung anong taong gulang ang ating Panginoong Hesus nung sumama siya ni Santa Maria at ni San Jose sa piyesta? At bakit nakasulat kung anong taong gulang si Hesus na nagsimula siya sa kanyang public ministry? Tandaan natin, walang makakaalam kung anong taong gulang ang isang tao kung hindi rin alam ang eksaktong buwan, araw at taon ng kanyang kapanganakan. Kaya,
Isip-isip naman pag may time. Ah, sige. Lucas Kapitulo 2:42. Ito, mabasa natin. Nang naglabindalawang taong gulang na siya, umahon sila patungo sa kapistahan ayon sa kaugalian. Ano daw? Nang naglabindalawang taong gulang na si Jesus, e kung ibalik natin ang argumento na parang sure na si Diosdado na walang nakakaalam. Anong batayan nila sa taong gulang ng ating Panginoong Jesus kung wala naman nakakaalam sa eksaktong araw, taon ng kanyang kapanganakan? Di lang yan. Sa Biblia, malinaw, binanggit, mga kapatid, kung anong taong gulang ang ating Panginoong Jesus nagsimula sa kanyang public ministry. Ito, oh. Sa Lucas 3:23, at si Jesus din, nang nagsimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasampata ni Jose ni Eli. Ano daw? 30 taon. 30 years old. O di, ibalik natin sa kanila ang argumento, mga kapatid. Kung para sa kanila walang nakakaalam sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, eh, ang tanong, bakit alam kung anong taon sa Lucas Kapitulo 2:42, anong gulang, taong gulang ang ating Panginoong Hesus nang sumama siya ni Santa Maria at ni San Jose patungo sa kapistahan ayon sa kaugalian? Kung walang nakaalam sa eksaktong araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, saan nakabatay yung Lucas Kapitulo 3:23 na 30 taong gulang siya nang nagsimula siya sa kanyang public ministry? Yun ang problema sa mga sula scriptura na Bible alone, na alam nyo naman, mga kapatid, na even the word Bible alone does not found in the Bible itself. Kaya, tulad sa kay Pastor Apollo Quiboloy na naniniwala ng Bible alone, lisanin ninyo yan na mga sekta, mga kapatid. Ang pagdami ng iba't ibang mga sekta, ikalawang Korinto Kapitulo 11:12-15, ang dahilan diyan, nakipagkompetensya si Satanas at nagbuo din ng mga pirated na sekta para ang mga tao ay mailayo niya sa tunay na sekta, sa tunay na iglesia na nagdadala ng kaligtasan, at ang iglesia na ito ay ang simbahang Katoliko. Ngayon, kung pag-aralan natin, bakit po ba, kung tingnan natin ang kasaysayan, ito, sa Marriage Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Ano daw? Idiniklara ni Pope Julius I na ang December 25 ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Tanong, bakit na laman niya ng simbahang Katoliko? Hindi na kayo magtaka. Una, ang Katoliko ang may-ari ng Biblia. Sa aklat ng Protestante na ang pamagat, mga kapatid, ay Roman Catholicism by Loren Bettner, makita natin sa pahina 103, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Pangalawa, ang kalendaryo natin ngayon, Gregorian calendar, ito'y idiniklara ni Pope Gregory the 13. So, kaya nga, di nyo ba naisipan, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit?
Kung ayaw ng ibang mga sikta, mga kabatid, kung ayaw talaga nila, kung ayaw nilang sumunod sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, dahil para sa kanila, dapat Biblia lang. E di ang tanong, bakit sumunod kayo sa kalendaryo ngayon? Gregorian kalendar na idineklara yan ng simbahang Katoliko. Eh, ito ba? Bakit at ano ang batayan ni Pope Julius I na idineklara niya ang December 25 na actual birth, nativity of our Lord Jesus Christ? Una mga kapatid, ang simbahang Katoliko na siyang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesus Cristo, hindi tayo sola scriptura, Bible alone. Ang sandigan ng ating pangangaral sa katotohanan, of course, yung tinatawag na magisterium, teaching authority. Di po ba? Sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan. 21:17, Simon, feed my sheep. Ano po ba yung feed my sheep? Jeremiah chapter 15 verse 3, I will give you a pastor and a bishop and they will feed you with knowledge and doctrine. At meron tayong tinatawag na apostolic tradisyon. Ngayon, kung tingnan natin mga mahal na kapatid, isulat ninyo dahil isa ito sa mga isyu ng mga anti-Katoliko. Isa ito sa isyu, kaya nagtaka ako, bakit si Pastor Apollo Quiboloy nagdiwang kung ang argumento niya tutol siya sa Trinity dahil deklara lang ng simbahang Katoliko, bakit nagdiwang siya ng Pasko? Kung tutol siya sa Trinity dahil di daw mabasa sa Biblia, bakit? Ang December 25 ba, letra for letra, mabasa ba sa Biblia na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Di, double standard yan. Okay, balikan natin ha. Kung tingnan natin ang biblical na batayan mga kapatid, kaugnay sa December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo, makikita natin at nauna na nating tinatalakay nung unang siglo pa lang, yung mga Kristiyano ay nagdiriwang na sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tinatalakay natin yan sa naunang video mga kapatid. Para sa mga kayo lang nagpasok, tingnan nyo sa naunang video. So, sa madaling salita mga kapatid, kung ang naunang mga Kristiyano noon ay nagdiwang na sa December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, edi higit na mas maaga pang kilala ng mga Kristiyano na ang December 25 ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yung sabi nila, hindi. Ang December 25, pagdiriwang yan ng Sol Invictus. Kung may pagdiriwang ng Sol Invictus, the unconquered son, sa mga pagano, kasabay sa pagdiriwang ng December 25 sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig ko ba sabihin sa pagano na ang pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo dahil may pagdiriwang din ang mga pagano noon? Pangalawa, kaya nga sa debate, tinanong natin, kung ayaw ninyo talagang tanggapin ang December 25 dahil sa dahil sa argumento na sa pagano daw, yung tatlong mago na unang sumamba sa bata at may mga regalo, mga pagano yun. Yun ang manifestation, mga kapatid. Sa kaligtasan ng tao, na universal talaga ang kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Okay. Ngayon, ating tatalakayan, ano po ba yung batayan natin sa kasulatan, mga kapatid, na ang December 25, ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo na idiniklara ni Pope Julius I. At nagpatuloy natin ngayon. No? At inadapt naman ni Pastor Apollo Quiboloy, nakita niyo naman sa video kung gaanong tuwang-tuwa si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdiriwang ng Christmas. Pero, ngayon, kauna-unahang pagkakataon talaga na sa kulungan si Pastor Apollo Quiboloy, the self-appointed son of God, magdiriwang ng kanyang
Pasko. Okay. So, ano ang batayan na Desembre 25, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Simulan natin, mga kapatid, sa sulat ni San Lucas. Yung kwento ng makita ang anghel na si Gabriel sa pare na si Zacarias, habang ang makita natin si Zacarias nagsunog ng insinso sa loob ng templo. Di po ba? Nasa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 20. At alam niyo ba, mga kapatid, na yung pagsunog ng insinso ay ginawa yon sa loob ng Holy of Holies, ang kabanal-banalang lugar ng templo ng mga Hudyo. At alam niyo ba, ayon sa Bible, isang bisis lang sa isang taon pwedeng pumasok ang sino man sa Holy of Holies, yung kabanal-banalang lugar sa templo ng mga Hudyo. At ito ay tuwing ipagdiwang nila ang tinatawag na pagdirewang na Day of Atonement, araw ng pagtitika. At itong Day of Atonement, araw ng pagtitika, ay ipinagdiwang nila yan sa buwan sa mga Jewish calendar na tinatawag Tisre 10. At kung tingnan ninyo, makita nyo yan sa Leviticus Kapitulo 16, versikulo 33-34. So, yung Tisre 10, Day of Atonement, araw ng pagtitika, yon ang pagdiriwang ng mga Hudyo kung saan magsusunog ang pinunong pare ng insinso sa loob ng templo, Leviticus Kapitulo 16, 33-34. So, kung sisilipin din natin ang Leviticus Kapitulo 16, versikulo 29, mga kapatid, tinutukoy ang araw na ika-sampung araw sa buwan ng Tisre. At itong buwang Tisre, ito ang ikapitong buwan ng mga kalendaryo, ng kalendaryo sa pangrelihiyong Hudyo. Sa kalendaryo ng mga sa civil calendar ng mga Hudyo, ang Tisre ay unang buwan sa kalendaryong sibil ng mga Hudyo. Ha? Sa kalendaryong sibil ng mga Hudyo. Pero, ang buwang Tisre, ang ikapitong buwan ng kalendaryo sa pangrelihiyong Hudyo. O, yan ang tandaan ninyo, mga kapatid, bilang background. No? So, kaugnay sa sinaunang kalendaryo na ginagamit ng mga Kristiyano, yung Julian calendar, wala pa yung Gregorian calendar na ang ating sinusunod ngayon, Gregorian calendar. At ito din ang kinopia at sinusunod ng iba't ibang mga sikta. So, ang Tisre 10, ito, alam nyo, ang Tisre 10 sa Jewish calendar, pumapatak ito sa pagitan ng September 1 at October 5, mga kapatid. Yon ang kalendaryo. So, kaugnay sa pagsunog ni Zacarias ng insinso sa templo, tinataya na nangyari ito sa pagitan ng 6 BC at 1 BC before Christ. Sa mga taong ito, mga kapatid, ang Tisre 10 ay tumapat sa mga sumusunod na pitsa ng kalendaryo na tinatawag na Julian calendar. Una, merong Tisre 10 sa yung Tisre 10, ang katumbas yan, September 22, taong 6 BC, araw na Miyerkules. Meron ding Tisre 10, 3,757, September 11, 5 BC, araw na Lunes. At meron ding Tisre 10, 3,758, October 1, 4 BC, araw na Lunes.
At meron ding Tishrei 10, 3759, September 19, taong 3 BC before Christ, araw na Webes. At meron ding Tishrei 10, 3760, September 8, 2 BC, araw na Lunes. Meron ding Tishrei 10, 3761, September 27, 1 BC, araw ng Lunes. So, sa mga pitsang iyan, mga kapatid, alam nyo, malamang makita natin na yung anghel ay nagpakita kay Zacarias at iyan ay sa Tishrei 10, 3756, September 22, 6 BC at yung Tishrei 10, 3757, September 11, 5 BC. At sa dalawang pitsa, alam nyo, sa dalawang pitsang ito, ang Tishrei 10, 3756, mga kapatid, ang pinaniniwalaang tugmang-tugma kung saan ang anghel ay napakita kay Zacarias. So, masasabi natin na iyan ay batay sa ilang mga pangyayari sa buhay ni Haring Herodes na siyang naghahari sa Hudya noong isilang ang batang Hesus sa taong Lucas kapitulo 1 bersikulo 5, mga kapatid. So, kung tandaan natin ang pagpatay ni Herodes ng lahat ng mga bata lalo na sa mga sanggol sa Bethlehem at lalo na sa mga karating na lugar, mabasa natin 'yan sa Mateo kapitulo 2 bersikulo 16. Iyan ay sa layuning mapatay ang batang Hesus na kinatatakutan talaga ni Herodes na papalit sa kanya bilang hari ng Hudea ayon sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo 1 hanggang 3. Pangalawa, matapos ipapatay ang mga bata, mga kapatid, ay nabuhay pa si Haring Herodes ng ilang taon bilang hari bago siya namatay. Makikita natin yan, mga kapatid, sa pagtigil ng banal na pamilya sa Ehipto ayon sa San Mateo kapitulo 2 bersikulo 14 hanggang 15. So, pangatlo, ang pagkamatay ni Haring Herodes na ayon sa ilang mga tantiya, mga kapatid, nangyari noong 1 BC before Christ. So, ngayon, punta tayo sa pagpakita ni Anghel Gabriel. Ngayon, kung 1 BC namatay si Herodes at nabuhay pa siya ng ilang taon matapos ipapatay ang mga bata sa Bethlehem, lalabas, mga kapatid, na naganap ang pagpatay sa mga bata sa bandang 3 BC. At dahil mga dalawang taong gulang pababa ang ipinapatay ni Haring Herodes, lalabas na may dalawang taong gulang ang batang Hesus noong 3 BC. Ibig sabihin, isinilang siya noong 5 BC. Hindi matanggap ito sa mga ibang sikta, mga kapatid, na sola scriptura. Dahil una, wala silang Biblia. Bumibili lang sila ng Biblia, nakibasa, wala din silang kalendaryo, nangungopya lang. So, balikan natin. Kung 5 BC, isinilang ang Panginoong Hesus, ay 6 BC ang pitsa nung nagsilbi sa templo si Zacarias at nagpakita sa kaniya si Anghel Gabriel sa loob ng templo. At iyan, mga kapatid, noong buwan ng Tishrei, Petsa 10,
na ang katumbas niyan ay September 22, 6 BC. So, sabi sa Biblia, matapos yung pagsisilbi ni Zacarias sa templo, ay umuwi siya. At saka, nagdalang tao si Elizabeth. Ngayon, paano natin maidugtong ang December 25? Kung tingnan natin sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 26, mga kapatid, sinasabi diyan, sa ika-anim na buwan, ibig sabihin, ang tinutukoy diyan, yung pagbubuntis ni Elizabeth, yung pagdala niya ng tao ni San Juan, makita natin sa Lucas 1, 26, sa ika-anim na buwan, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang berhen na nakatak ng ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. At ito si Jose ay angka ni David. At binanggit sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 26 na ang naturang babae ay si Santa Maria. Okay. Ang pahayag sa pagiging pagsilang ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag ng Iglesia Katolika, mga kapatid, na Annunciation o ang pagpahayag ng pagsilang sa ating Panginoong Hesus na anak ng kataas-taasan ayon sa Lucas Kapitulo 1, 31-35. Ngayon, dahil September 25, 6 BC, ipinaglihi si John the Baptist. Bibilangin natin, mga mahal na kapatid, ang anim na buwan hanggang nagpakita ang anghel na si Gabriel sa Birheng Maria ayon sa Lucas Kapitulo 1, Versikulo 26. At ang pizza ay papatak Marso 25, 5 BC. Ang unang araw na ang mahal na Birhen Maria ay nabuntis. So, mula sa Marso 25, bibilang tayo ng siyam na buwan ang panahon ng pagkabuntis ng isang babae, mga kapatid, para matukoy natin ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Hindi, ang mula sa Marso 25, klarong-klaro papatak sa December 25, 5 BC. Yun ang batayan ng simbahang Katoliko at lalo na sa deklarasyon ng Papa ng simbahang Katoliko sa Merits, Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Oh. So, yun mga mahal na kapatid. Di yan ang dami pala nag-comment dito. Sorry, ngayon ko lang nakita. Sandali. Basahin muna natin. Dami palang nag-comment dito. Oh. Kaugnay kay Pastor Apollo Quiboloy. Dami na pala nag-comment dito. Ayon kay Renner, dapat magsama daw sila si Duterte, si Jiang Ikelia, Bro Wendell. Paano po makita, ma-communicate? May mga video sana akong isin sa sana gawan ninyo ng reaksyon. Sige. Ipadala mo sa aking Facebook. Pwede. No. Okay. Pwede ipadala mo sa aking Facebook. So welcome sa mga pumasok ngayon. Nawala na ang VVPs ni Kebs. Wala nang dilig kasi ano. Sabi ng kanyang
dating si Arlene Stone ba to? Sabi ni Arlene Stone, si Quiboloy daw, maliligo yan ng gatas at maliligo din daw yan ng mineral water. Maliligo ng mineral water. So, di sanay si Pastor Quiboloy sa kalagayan niya ngayon. Oh. Okay, pwede din sa messenger. Oh, hahanapin ko lang baka na sa pananampalataya at katuwiran din. No, pananampalataya at katuwiran. Okay? So, kaya nagtaka ako kung nakita ko kasi itong video sa pagdiriwang ni Pastor Apollo Quiboloy sa December 25. Sabi ko, magdiriwang pala sila ng Christmas. Kung tutol siya sa December 25, dahil ang December 25 ay hindi mabasa sa Biblia, but o tutol siya sa Trinity, but nagdiwang sila ng Christmas? Oh, may Christmas Season's greetings from SMNI. So, tutukan natin itong ano ang update, lalo na kay Pastor Apollo Quiboloy, ang self-appointed son of God na ngayon nasa Pasig City Jail na. Malapit na din ang eleksyon, tumakbo si Pastor Apollo Quiboloy na senador. Kayo, ano ba? May nabasa ako sa... Tama bro. Pati ang anting-anting simbahan na daya nila. Nagnakaw sila ng abuloy. Si Gilbert Positi. So, yung sinabi na ang Jerusalem tuwing Christmas ay napakaginaw, mali po yan. Kitang-kita, December 25, ang ating mga kasama, doon talaga nag-live sa Jerusalem patungong Bethlehem, mga kapatid. Ito. Ating lahat, mga kapuntos, Merry Christmas, Pismo Plus, ano? Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, ano? Ito po, Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa ano, bro? Sa Bethlehem, bro? So, sa kabila ito ng Bethlehem, po, yan nga po si John the Baptist, dito po nagsalubong, no? Binisita ni Mama Mary si St. Elizabeth, no? Sa bundok na ito. Ano po, no? Diyan yung lugar kung saan dinalaw ni Mama Mary si St. Elizabeth. Yes, Ken. Opo. Okay. Ano ang klima diyan, Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima diyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Mag-alas 3 na po ng hapon. Ano po, no? So, sa Incarim, dahil ito ay sa baba ng ano, western part ito ng ano ng Jerusalem po, ano? So, yung Bethlehem ay nasa east banda, no? Punti ng Jerusalem, no? So, walang snow. Kasi pag nag-snow yung Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, no? So, dito po tayo, no? Sa Visitation Church. Oh, so, asan ngayon? Ang sinasabi nilang snow. Oh, yellow. Asan ngayon? Oh, meron ba? Wala. Palpak na naman.
Kaya, si Pastor Apollo Quiboloy, nagdiwang dito, na kaya na gulat ang diwang pala si Pastor Apollo Quiboloy, na napaka-anti-Catholic niya. No? Binanata niya, lalo na Trinity at mga imahe ng mga santos. Pero, ngayon, nasa Pasig City jail na si Pastor Apollo Quiboloy para harapin yung patong-patong na kaso niya. At kung maalala ninyo, isa na yung kaso, isa na yung haharapin niya, yung reklamo sa nagpakilalang apo mismo. Naalala niyo ba yung apo, nagpakilalang apo ni Pastor Apollo Quiboloy na humarap sa Senado? Eh, balik natin yun. Eh, eto. Paano mo naging lolo si Apollo Quiboloy? Bali po, yung kapatid ni Pastor Quiboloy is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang ano, parang pinilit ka rin mag ano, mag-beg, ganon, mag-malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Quiboloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganun. Young people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga atin, hindi ko pa kabisado ang katakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang maano, paparusahan ng physical? Yes po, nung nag-full-time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Quiboloy. That time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw po akong naging girlfriend kasi bawal nga po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong pa-textmate na taga-RPNI na reporter, pero hindi po yun totoo. Tapos, in-hold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Five bars po ako nila nakakita. Sigaw lang ako ng sigaw pa rin na po. Inutos ba ni Pastor Quiboloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo? Or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yon. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yon, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yon, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sinong po ba naman gagawa ng ganun? Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Quiboloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am.
Apo niya po ako. So, kilala kanyang personal? Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. Nakapag-usap kayo ni Pastor Quiboloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, alam na apo niya, niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko, ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Sinabihan po kami ni Quiboloy na iwan niya namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po ng aking baptismo, pinang-area po agad ako. At ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls, at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Quiboloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SM9 News sa Makati bilang po researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom at 6 p.m. to 11 p.m. naman po po namamalimos. Yun ang bahagi lang sa pahayag ng mga dating miyembro niya at lalo na yung apo. Kaya kung kiniklaim ni Pastor Apollo Quiboloy na lindol ay mapa-stop niya, may kakayahan ba kaya si Pastor Apollo Quiboloy na mapa-stop niya ang mga pangyayaring ito? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.